Okay, so ito na po yung request ng ibang mga kaibigan natin na baka pwede daw akong gumawa ng video ng malapitan ng isa sa mga ginagamit yun na subwoofer. Yan nga, nasa harapan natin ngayon. Bukod po kasi dyan ay meron pa po kami ibang ginagamit katulad na itong mga to. Yan po mga yan, yung mga nasa ilalim may mga subwoofer din po. Pero dahil lang tinatanong nyo yung PV, yung po yung lalapitan natin ngayon. Okay? So ang model po netong subwoofer na to, yan po pala yung brand ulit, PV. Ang model niya po ay 118D. Yung D, yung po yung nag-i-indicate na siya ay active o powered. Meron po kasing version niya na passive. Ibig sabihin, yung kailangan nyo gumamit ng external na amplifier. Ito po kasi ay meron na siyang built-in. Meron na siyang kasamang amplifier sa loob. Tsaka meron na rin siyang crossover. So, yun po yung pinakaiba nila. Yung 118D, yung power. Tapos yung isa naman na 118 ay kailangan nyo po gumamit ng external amplifier. Tsaka yung mga bagong labas po kasi neto, meron nang siguro dahil naguguluhan yung mga tao sa itsura. Ang ginawa po ngayon, yung bagong labas na itong mga to, meron na siyang nakalagay na parang tatak sa harapan na powered series. Ito po kasi isa sa mga unang lumabas eh. Meron po siyang nakatatak sa unahan na ngayon na maliliit sa bandang ilalim na nakalagay ay powered series para hindi na maguluhan yung mga tao. Pero ito po nakikita nyo, ito po ay powered o active. Okay? Bago nga pala tayo pumunta sa likod, gusto ko din muna sagutin yung mga tinatanong ng ibang mga kaibigan natin kung bakit daw mas gusto ko yung ganito, yung open yung style niya. Ibig sabihin nyo, kitang-kita nyo yung speaker sa loob, katulad nyan. Meron naman daw yung mga iba na parang may mga yung design ng kaha o nabuffles nila, may harang, mga tipong ganon. Yung mga ganon po kasing, ito po, base lang sa aking pagsasaliksik, okay? Tsaka yung mga kung yung naririnig ko mismo sa gamit. Mas gusto ko po yung ganito kasi mas punchy siya para sa akin eh. Ibig sabihin, pagka bumato siya ng bass ay para kang sinusuntok sa dibdib. Ganon yung tingin ko dito. Tsaka yung naririnig ko dito sa ganitong klaseng subwoofer. Yung open na ganyan. Tapos yung mga parang medyo may harang naman yung unahan niya ay more on parang mga rumble na tunog. Yung parang mas maganda siya sa mga gumugulong na bass, mga tipong ganon. Hindi po kasi masyado mahilig sa ganon yung mga gumugulong na bass kasi siyempre bilang sound engineer tsaka yun nga yung nagpo-produce sa mga musika, gusto ko balance lahat ng tunog ko. Ito po kasi isa pa sa nagiging problema ng mga ng mga may mobile sa Pilipinas eh. Gusto nila yung pasintabi po, wag po kayong magagalit sa sinasabi ko. Ito po kasi talaga yung napapansin ko lang eh. Kahit nandiyan pa ako sa Pilipinas, gusto nila yung ng mga ibang nag-mobile, gusto nila yung mas malakas yung bass nila. Na minsan hindi mo na maintindihan kung ano yung pinapatugtog nila. Yun po yung isa sa hindi po kasi ganoon ang alat. Kayo po, nirespeto ko po yung halimbawa, ganoon yung style nyo. Nirespeto ko po yung yung diskarte nyo. Pero ako po kasi iba yung alituntunin ko pagdating sa pagtitimpla ng tunog. Gusto ko balance lahat. Gusto ko saktong-sakto yung bass, saktong-sakto yung mid tsaka yung kalansing. Hindi po ako mahilig sa yung nangingibabo talaga yung bass. Yung pakiramdam mo kasi para kayong nasa parang mga nasa kotse na kayo, yung mga nagpapabayo ng sasakyan eh. Minsan maririnig mo yung sa malayo yung yung bass na lang, parang ganun ba? Ulitin ko po, pasintabi po, huwag po kayong magagalit sa sinasabi ko. Okay? Iba lang po talaga yung diskarte ko tsaka yung alituntunin ko pagdating sa pagtitimpla ng mga gamit o ng mga tunog pala. More on clarity po ako tsaka quality ng tunog, hindi po yung palakasan tsaka yung pabayuhan. Okay? So ito po, punta po tayo sa likod. Pakita ko sa inyo kung anong meron. Ganun na parang ordinaryong mga nakikita nyo sa mga powered ng speakers. Katulad nyan, input, medyo malabo, pagpasensyaan nyo na. Tapos ito, through, halimbawa may gusto kong i-connecta na yung iba pang speaker na powered. Halimbawa, itong nasa ibabaw, pwede mo siyang direkta dyan. Hindi ko na po kinabit yung mga kable para hindi masyado magulo sa video. Pero may mga kaibigan tayo na nag-request kung paano doon i-connecta yung mga yan eh. Halimbawa ito, tsaka yung sa iba, pang ibabaw. Kasi dati, kung napapansin ninyo, meron akong ginawang video kung paano ako mag-connecta ng equipment. Pero yung ganitong discard, hindi ko po pinakita sa inyo. Okay, pero gagawa po tayo ng tungkol dito. Tapos ito na, mga volume.
tapos sa kuryente niya. Okay, ulitin ko po, meron itong built-in amplifier sa loob. So ganyan lang po, kasimple yung speaker na yan. Saka sinabi ko na lang yung dahilan kung bakit mas gusto ko yung ganyan, yung parang open yung harapan. Mahilig po talaga ako sa ano, yung saktong-sakto na tunugan. Ito po kasing subwoofer na to, hindi talaga to kung gusto nyo yung mga sobrang lalakas na subwoofer. Hindi po, ito ay I think nasa 300 watts lang yata. Pero okay na siya para sa mga 50 hanggang 80 na katao na, halimbawa na yung capacity ng lugar, mga 50 hanggang 80 na tao. O kahit hanggang 100, okay siya. Sabi ko nga po sa inyo, saktong-sakto lang yung bass na nabibigay niya sa ganun lugar. Pero pagka medyo malaki medyo malaki ng konti yung tutugtugan namin o yung pag-setupan, dinadala po namin yung mga ibang subwoofer na yun. Okay? So sana po nakapagbigay ito ng idea sa inyo. Sa ngayon, isa pa lang yung ganito ko. Kung medyo saswertein siguro, kung hahayaan ng Diyos na medyo swertein palalo, ay baka makakuha ng kapares na ganito rin. Kasi sa ngayon, parang nasa $500 yata ang isang piraso nito. Medyo wala pa tayong budget para madagdagan yan. Pero hopefully, sa tulong ng Panginoon, tsaka sa tulong nyo, yung mga sumusubaybay sa akin, tsaka yung mga kumukuha sa servisyo namin, baka malay natin, di ba? Makabili uli ng isa pa this year. Okay, so maraming salamat sa panonood. And kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo. Okay, maraming salamat ulit. And God bless you all. DJ Master Shop.